Binati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 78th birthday nito kahapon, March 28, kasabay ng kanyang pagbati, nangako si PBBM na itutuloy nito ang mga nasimulang proyekto ng kanyang sinundang presidente. What a pleasure it is for me to wish happy birthday to ang ating predecessor, PRRD. Happy birthday to you, Mr. President. Ngayon naintindihan ko na kung bakit kuminsan nung presidente ko napapamura ka. Now I know why. Pero huwag niyong inaalala, lahat ng magandang sinimulaan ninyo, we will continue to work on it. We will continue to make sure that those projects that you started will be successful. And I'm glad that I am able to continue the good work that you started. And so, I don't know kung makapag-relax ka because after a lifetime of work, I don't know if you still know how to take it easy. But if you got the chance, please have a good celebration. Happy, happy birthday, PRRD. Samantala, sa ibang balita, handa raw si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Tebes na patunayang wala siyang kinalaman sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Wala raw siyang tinatago, kaya handa raw siyang pabuksan ang kanyang mga bank accounts, pati lahat ng kanyang komunikasyon. Sa kapatid ko, if you are listening to me, all your brothers, even your parents, believe that it's better to talk. It's not good to live life as a fugitive. It's better to talk. Kami ditong naniiwan, kami ang naiipit eh. Sa kabilang banda, isang welcome development para sa PNP ang di umano'y kagustuhan ni Henry Pride Tebes na makipagtulungan sa mga otoridad para linisin ang pangalan nito sa publiko mula sa iba't ibang aligasyon laban sa kanya. Ayon sa PNP, kung totoo man ito, ay malaking tulungan niya ito sa mabilis na pag-usad ng imbestigasyon, lalo pat patuloy ang paghalugog ng mga operatiba ng PNP sa compound ng mga Tebes. This is a welcome development po kung mismong galing po kaya Ginoong Pride Henry Tebes yung kanyang pagsasalita na willing po siya to face this ongoing investigation and at sa ngayon nga po ay ongoing pa po yung ginagawa pong search operation dyan nga po sa compound po ng HDJ compound kung saan na ito nga po ay nasa pangalan po ni Ginoong Pride Tebes at mas maganda po na galing na mismo sa kanya na willing po siyang harapin itong investigation na ito dahil kailangan po niyang ipaliwanag kung bakit napakaraming baril po ang na-recover po sa loob ng mismong compound na nasa kanyang pangalan at siya rin po ang tumatayo na presidente nitong Bayawan Agri-Venture Corporation na nasa loob po ng compound. Hindi lamang po mga malataas na kalibre ng baril ang nakuha dito, pati po mga improvised explosive device na alam po natin na hindi ka basta-basta makaka-acquire niyan at yung mga communist terrorist groups normally at local terrorist groups lang ang gumagamit niyan. So marami po siyang dapat ipaliwanag at maganda po na galing na sa kanya na harapin po niya itong mga nakaambang kaso po na isasampa po sa kanila. Sa ngayon, patuloy na naninindigan ang Special Task Group Digamo na titiyakin nilang mapakukulong ang taong nasa likod ng pamamaslang kay Gobernador Digamo at walong iba pang sibilyan. First, I'll try to speak in Tagalog because this is to answer all the bloggers na binabayaran ng, alam nyo na sino sila, itong nag-misdirect sa utak natin sa lahat ng tao sa Pilipinas, parang iniba yung kwento. So, tignan namin yung mga bloggers, parang dami para ang bayad. Puro mga, ano yun, bayad-bay, sino yun? Oh, bayad-bay, oh. I understand Topacio because trabaho lang kay Topacio. Okay? Trabaho lang kay Topacio.
trabaho. Anyway, pinakita ng mga vloggers na biktima lang daw yung Tevez. Biktima lang daw si Digamo. Kawawa daw sila kasi mga biktima. And Johnny stole them ang kapal ng mga mukha nyo. To be honest, if there's such thing as word, as kapal, or too much sa lahat ng ginawa nyo dito, I cannot say, there's no definition how evil these people. There's no definition how evil this group, this organization. Because we believe that this is not what utak ng isang tao lamang. Grupo na desisyon to. Desisyon na magbe-benefits sa lahat ng grupo. Sa last ano ko, ang reason talaga ng pinapatay si Gov, because nung nakabalik si Gov, tinapyas, hinuli, ni-raid yung lahat ng mga online sabong at mga gambling ng grupong ito. Way back 2020, if I'm not mistaken, sa Aklan, nahuli, daming armas, karga puro retired military. That's the first attempt of assassination ni Governor Digamo. Hindi nakarating dito sa Negros. Ito namang mga vloggers, tayo dito sa Negros, tayo nasaktan because we are from Negros Oriental. Dito lahat ng biktima. Ang daming namatayan ng tatay, ang daming anak na nawalan ng tatay, ng nanay, ang daming pamilya na nasira because namatay. Marami din kinukuna ng mga lupa, property. There is also a lot of harassment. Harassment not only by this head, itong grupo, si grupo to eh, until to the lowest level ng grupo nila, nangaharas. I have a report, this person, in the blog of this ni Arnie, katong gamayng bata, I have a lot of reports ako sa Iklaro. Daghang babae inyong giabusado, giabusar. Ang daghang babae nga imong giabusaran. You take videos. Videohan niyo mga babae. Napaabot lang ko na mo confirm nga dili mahadlo. But bantay lang ka. Itong mga vlogger, sakit magsalita. Kita emosyonal tayo dito sa Negros. But itong mga vlogger, ito lang masabi ko sa inyo. Sana hindi mangyari sa pamilya nyo ang naranasan ng lahat ng tao dito sa Negros Oriental. At ang sabi nila, ang, di ba, yung sa Arne, sabi ni Arne, media, may isang ano dyan, media mileage, ako ba or sino ba? But I will assume it's me or kung si Ibn Hur ba. But for, itong sa atin ngayon, this is to express. This is to stand. Because everybody is tame. Lahat tayo, tiklop ang mga bibig. Nandito lang sa puso natin, hindi natin ma-express. So I want to be the strength of every people in Negros Oriental. Sabi na pamulitika, bakit election ba ngayon? Dito man din sa local ko, sa Shaton, dami man yan. Sabi, sinakyan lang. Pero I'll tell you, kamo daw patay, hatyo na mo. Katagang patamobil products na lahat lang. I hope na dili mo makafeel kamo yung mamatayan. Natuyo ko na bang kalibutan? Sana hindi kayo namatayan na untimely death. We'll go to the update of the case of Governor Digamo and ng Pamplo ng Masakyan. Last week, pumunta kami ng Manila. Nag-schedule kami kay DOJ. Nag-breakfast kami doon. So, in-update kami sa kaso. So, confidential yung ibang mga usapan because nasa the process of case build-up. Now, I want to assure every people of Negros Oriental that this case is sigurado. Dako kayo, malaki yung ebidensya na hindi sila maka kahit sino pang kunin nilang abogado. The evidence is very clear. Ang dami. First, yung ballistic. Yung ginamit na baril doon, nag-match sa mga nahuli. Okay? Nag-match sa mga nahuli. And sampu na yung sampu na nakuha na nila at that time. Nandun kami sa Manila, 10 of the group na pumatay kay Gov, nag-surrender. And detail, sinabi nila lahat ng nalalaman nila. Not only pagsabi, but they have also their evidence to pinpoint the group. Huh? I would not telling, because ang ano, mastermind eh. Ang nasa, ngayon, internet, sa mga report, mastermind eh, group. Wala mo na-wonder why nilarga silang Arne? Si Arne ra ba din nilarga? Other people also.
nawala na, nanibat, diba? Umalis na. Bakit kayo nag-aalis? Di pa naman tapos yung ano, wala pa namang waran sa inyo, diba? Why? Because alam na nila ang mangyayari. They know na what's the end of this. The president says, bakit ka hindi ka umuwi? Diba? Kung safety mo lang, diba? Kung safety mo lang, di kunin ka ng ano, mayaman ka, use your jet. Oh, sabi ni DOJ Rimulya, daming drama. So they want to confuse everybody, but the law, the national government, wala nang confuse. I would like also to commend the effort of DOJ Boyeng Rimulya. Too much yung effort. Secretary Binura Balos. Yung trabaho na nasa dibdib din. Yung pag nakita na niya na ito na talaga, talagang there's a result. Case build up, in the layman's term, kinukumplito puzzle by puzzle. Kinukumplito yan. So that pagdating sa court, walang butas na yan. Sa atin kasi, nung mayroon kasing nakabail, atong si Haname Bato, nakabail, nanghina lahat ng mga tao. I want to assure you, now, napakalakas ng laban natin sa kasong to. Napakalakas ng laban na makulong at mabulok itong mga taong to. At maupos sila na parang kandila. We go to NBI also. Pagdating namin doon sa NBI, nakiusap ako sa director, if I can, pwede ko ba makita yung pumatay kay Gong? Kahit malayo na, gusto ko lang tignan talaga. Kaming dalawa ni Mayor Galik. Tapos parang ayaw ng ano, kasi walang approval. So wala kaming magawa because I want to see the persons na pumatay kay Gong. No, nalibing na si Gong, parang wala na sa iba, passing na lang. But you know, the effect, the trauma of the family, kay Johnny, sa lahat ng nagmamahal kay Gong, they cannot move on. Hindi kami maka-move on. Because precious sa amin yung buhay. Not like sa inyo, yung buhay, if somebody argues sa inyo, nung wala pang national government, kayo yung masunod. At na, mayroong hindi mag-oo sa inyo, patay. There's a lot of report about that. Sabi nila, yung Senate investigation, medyo mayroon lang, hindi. No. The Senate investigation is not about the kill, pagpatay kay Go. Isa lang yun. There's 35 complaints na hindi na walang kaso, na wala yung ebidensya, na wala yung killer, nakalabas lahat, walang ano, takot yung mga judge dito sa Negros Oriental before. And that's true. Takot even the pinakamalaking rank ng police. They are afraid of these people because of influence and money. We all know public official cannot own gambling operations. And still, they are very proud. Sa kanila yung STL, di ba? Negosyo ng Pamela Tibis, nakita nyo sa news? The STL?